game, ang pinakamalakas nilang form in this match, or at least in this game 3, because this is do or die. If hindi sila manalo dito, eh, 1 point lang talaga ang makukuha nila, because if sweep, 3 points. If one win, 1 point. If panalo ang series ang 2-1, that's 2 points. Pero bago natin discuss ang mga numero na yan, I will just remind you guys that MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board. Welcome to Game 3 between Brand Esports and Aura PH. This is Do or Die already, Rock Heart. Magiging agresibo kaya sila dito. Ayan, kita mo naman eh. And I think naghahanda na ang Aura PH. They're holding back. Medyo hindi sila sasabay dun sa early game ng aggression na ginagawa ng Brand Esports, just because alam nila, predicted na nila yun ang gagawin. Yeah, and speaking of predictions, I feel like predictions is also based on past actions. Kumbaga, inaral na nila, ito yung tipo na pag sa anime, yung ilang beses ka nang nabibiktima, finally, nakita mo na yung pattern. Let's see if it's enough for them to at least score an early game lead. But for Aura PH, I feel like they're fairly safely farming around the area. Wala pang pumapatol masyado. Parang yung pagpita ka, no, sa anime, no? So, bugbog sa radio yung mukha mo, tapos biglang sasaluhin mo yung sapak mo kalaban. Ipo makunochi. Oo, yun ang imagine ko eh. Parang ganun eh. Sasaluhin mo lang biglang bullet siya. Bakit? Paano mo sa loob? Paano mo sa loob? Oo, mga ganun. So, tapos yung tipo na duguan ka na, pero biglang may bawi ka pa pala. And yun yung mga specialty ng isa sa mga hero natin dito, no? Yung Pakito. Yung akala mo, mamamatay na, biglang magdadashin. Dasha, binalik, ejector, that's a first blood, pero may flicker pa pala. Boy na buhay, hindi na pala, that's few. First blood going to the Granger. Super aggressive coming in from Aura PH. Out of nowhere, ayun yung pangbiglaan. Hindi mo expect na tatlo pala yung tao sa bush na yun. And then, suddenly, ejector. Lumilipad ka na sa ere. And pag nasa Erica na, minsan mapapaisip ka na lang saan ako nagkamali. Pero wala ka ng oras para gawin yon, dahil pagbagsak mo, flicker na lang ang magagawa. Phantom execution in the mid lane. Pero mukhang hindi pa pala. Greed, 50 HP. Hindi mapapatay ng aso. Bumalik ka muna dito. And Greed will be recalling safely. Actually, hindi naman yung kill yung habol nila doon. Yung habol nila is to control the turtle. Bonus na lang kung makapatay, pero if they get the early game turtle, malaking bagay to para sa Brand Esports. Yeah, and looks like the turtle will be uncontested as Brand Esports masesecure nila ang first turtle of the game. Mapupunta pa sa Lancelot. Alam natin, Lancelot na may turtle. Napakainit nito pagdating ng mid-game. Yeah, not to mention pag na-double buff pa yan. So, ingat-ingat muna. Aura PH, they are having one time. Yeah. Reset, reset! That was nice. That's two bullets down. Pero mukhang survive muna din si Ribo. Saktong laban lang. In Korea, they say fighting. And Ribo is indeed fighting. Tama, tama. And again, maganda ding hero na ilbigay itong Lunox kay Ribo, kasi meron siyang tool para maka-dodge. Sabi mo nga din kanina during the draft, may tools din siya para lumaban kung may opening, di ba? So it's good to have Lunox on Ribo, absolutely. Yeah, and they serve the same purpose. Kumbaga, absorbing pressure, surviving the lane. JP, sinong ibabato mo? Few, maganda ang pwesto dito. JP, medyo yung smart missiles, binabato lang sa aso, and he is just getting mentally damaged in that fight. Talagang magugul ka, bakit hindi ito matama yung isa sa kanya? But that's the Popol and Koopa for you. Oh. Greed, balik dito, pero off-cam kill on the Jono. Phantom execution, the perfect tusok-tusok to your fishbowl, and that's a kill for the Lancelot in the mid lane. At yan din ang dahilan kung bakit may nakabang na skin para dito. Carlpiece on that hero. Ever since naging binigyan siya ng assassin role, he was able to use this properly in the Lancelot. World class so far. Yeah, world class Lancelot in the hands of Brand Esports with their backs against the wall. Killwash going in for the 5, but that's the way of the Dragon, securing one kill on Carl TZ, and Dusty looks to be next. 4 people. Makakatakas kaya dito ang Pakito with a 4v1, pero wala nang chance pa. Kagura with the kill. Wala nga namang malakas apat. Kahit sabihin mo world class heroes yung gamit nila, walang malakas apat. Tandaan yan. So, Turtle, this time might be a bit of an opening para sa Aura. Bibigyan pa siya. Flap TZ, galit na galit. Pumasok.
Oh, flap TZ ito. Going in the backside. Mapapaalis nila ang Aura PH. That's the ejector and the dash out coming in from Kilowash. And this just might be Bren Esports securing a better position around the turtle. Sa kanila pa napunta ang second turtle of the game. Pero tingnan natin, maaagaw kaya dito. Flame shot medyo bitin. That's the turtle secured once again for Bren Esports. Carl TZ, bumabawi. Sana may replay actually yung pasok ni Flap dun. Nagulat din ako nung pumasok siya sa apat eh. Kakasabi ko lang, walang malakas sa apat. Pero sabi niya, then, subukan na natin. Baka meron. Baka TZ Brothers to. Baka TZ Brothers to. Pero feeling ko talaga eh, that should not have happened. Dapat hindi napunta yung turtle sa Bren. Pero ginulat sila ni Flap. Kaya nagmukhang madami yung Bren. Yan. Sa laban na yun. And mukhang madami din na tao dito sa topside. JP flicker out to safety. At mukhang si Lusty na ang magiging victima dito. Yin Yang overturn. Hindi tatama. Pero nahila pala si Lusty. Pabalik. Ejector pabalik sa Torre. Pero the knock-up. Populate Koopa goes down. At Order of Brilliance in the backside to maintain safety. Kilowash. Let's see kung anong gagawin niya dito. That's one kill on the Makito. Make that a double kill. Kilowash with a 1-2 punch. Gets a double kill. And Flap TZ is still alive. Bumabawi sila dito. Tingnan natin kung papasok. On the backside to Benedicti. Nag-aabang. Carl TZ may shield ng turtle. Re-respetuin niya. And Aura PH ultimately. Hindi matapos po yung The Dragon. Perfect knockback to the team. And that's a kill for the Granger. Carl TZ will go in to try and kill JP. But that's a little bit too late to escape. Ayan, no? Dashes. That's the world class Lancelot for you. But Greed, he wants more. But he won't get that more. There you go. Kitang-kita naman yung kakasabi lang natin. Pag nag-rhapsody ka, tas alam ng target mo kung saan siya sa sidestep. Yeah, and yun na nga yun. Killing spree for Carl TZ. Akala natin tapos na, pero hindi pa pala. Yun ang specialty ng Bren Esports ngayon. But this replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. 1399 lang. Anong nangyari dito? It was actually supposed to be a good fight for Aura, pero nagkaroon ng kulang na execution. They could have gone more. Pero at the same time, nagkamali din yung Bren sa mga gusto nilang mangyari. Nagdikit si Rebo and si Lusty, which resulted in double kill. That na binigay nila free kay Kilowash. After that, hindi na pwedeng mag-asim yung TZ Brothers sa pabak sila. Yeah, and speaking of asim, mega kinlagan dito para sa Yuzhong at hindi pa nga tapos. Nagtatago dito sa loob ng bush si Lusty. Tutulakin pala yun si Kilowash with a sapak. Pero ang sipa ang tatapos sa Kagura. Wala na palang dashback doon. And that's just a 1-for-1 for now. Phantom execution, parang may mata sa loob ng grass. Sinong magugulat doon? Pero nagulat siya sa ejector. Oh my God, the aggression just bit him in the back. Nakalaan mo, nabaliktad pa nila yun. Oo. Diba, supposedly ang ganda ng pasok ni Carl TZ, pero once again, JP, very decisive dun sa kanyang mga ejector, nabigyan ng magandang opening ang Aura PH. And nakakagulat ang pasok doon ni Carl TZ. Parang alam niya kung nasaan nakatayo. Saktong-sakto. Oh. Kaduluduluhan ng Phantom Execution. Almost. Kaso natimingan dito ni JP and nabaliktad pa nga sa ilalim ng Torre. So I think that's a lesson for Carl TZ for now. Kung susugod siya, sana hintayin niya muna yung mga kakampi niya dahil medyo malayo. After niya mag-Phantom Execution, nagkaroon ng malaking distance. Yeah, nagkakaroon ng solo carry tendencies talaga itong si Carl TZ, especially when you give opportunities like that. Especially pag farmed ka. Pero right now, it's a big fight dito sa Turtle Area. Black Dragon form on the backside. Sino makakapag-secure ng turtle dito? Babagsak agad si Carl TZ. No more retribution for Bren Esports and the turtle will be secured by the Kagura instead. 6-11 kill score natin dito. Papasok dito si Lunox. Pero binato pala yung Pew. Goodbye muna sa'yo. Yuzhong naman ang sunod. Pew still going on a rampage but Greed is still alive. That's two people down. 4-1 from Aura PH but Pew is still going at it. 2v1. Rhapsody. Last bullet won't land but the reload is enough. That's another kill going to the Granger and Aura PH. They're establishing control in the mid game. Kinalo na ng Astrop lahat yung projectile. Hindi pa rin siya naligtas. Ganun na din kahapde ang combo nitong si Lord Hades at nitong si Greed. Yeah, and I feel like Carl TZ kanina pa siya nagkakamali sa mga pagpasok niya. Feeling ko yung lamang na nakuha niya nung early game, medyo nabulag siya ngayong mid game. Hindi niya masyadong nirespeto ang Aura PH and now that he died twice, ito yan ha, consecutive namatay siya ng 2 times in a fight. Ibig sabihin nun, medyo natatimingan na siya ng Aura PH. Ito na yung pinag-usapan natin kanina, Rock. Yung tipo na
sasapakin yung bida tapos masasalo, mapapanani yung nani moment para kay Carl. Yun nga yun eh. And literally, imagine mo yun. And here we go, another big fight. Carl TZ knocked out once again. Lapidin, way too late to the party. Sinalo ang lahat ng skills ni Greed at the Lord Hades. What a combination! And Benny Cutie all this time was just pushing in the top side. You about to respond in the 2v1, but this is a show. This is just show things. Yung tipo na makakapag-split push, tapos pagpapunta ka na, saktong Jeet Kune Do, Shun po lang palayo, hindi mo mahahabol. Hindi ako sanay na makita ang naging reaction natin Red Esports right now. Pero that's all you have to do. We have no choice at this point but to react and try to hold your base together habang nag-farm pa yung Carl TZ at Lap TZ combination. Yeah, and looking at Red Esports right now, they are 5k behind of Aura PH, and this is a Carl TZ playing his Lancelot. So this is quite the surprise for everyone in this game right now. But this just goes to show that Aura PH is very, very prepared for this matchup. And you gotta give it to them. They're gonna start the tour. Let's see if there will be a miracle comeback galing dito sa Bren Esports. Then may chance naman na maagaw nila to. Yeah, may opening sila. Plus they have the crowd control from the Popol and Kupao. They can actually opt to go in and try to burst down JP if they want to, pero decisions have been made. Dineside ng Bren Esports na wag nang i-contest itong Turtle kasi nag-push daw yung top lane eh. So kailangan talaga nilang i-hold muna kung ano yung meron sila. They don't want to risk it. Respectable decision for Bren Esports, pero Aura PH right now really on fire. Yeah, Aura fire indeed for game 3. They want to take this match away from Bren Esports, and for Bren Esports, they're facing a 0-3 start for regular season of MPL Season 7. They don't want that to happen, but this looks to be an inevitable end for them if they don't defend against Aura PH's next push. Because if you look at the turrets for Aura PH, medyo madami pa talaga. The map control from Aura PH is way superior than Lusty. This is very dangerous for him. Op, Lusty. Medyo dangerous yan pag na-ejector ka talaga. Wala na. Wala na. There's too many Aura PH members dito. Kaya, eto na. Eto na ba yun? Oh no, Carl TZ uses his ultimate for a defensive maneuver instead. No more Phantom Execution for Carl TZ as the mid lane looks to be the next objective to take. Papasok dito si Flap TZ pero mukhang cancel muna dahil ang Lord nandito sa top side. Five people from Aura PH going in mid. They want to take this base. They want to take this series. Can Bren Esports defend? And again, this might be it. One more fight. Oh no, Lap TZ! Lap TZ going in on 5 and Phantom Execution hits none. That's Joe taking down the Lapu-Lapu but going back to the base though. There's still a live double kill for the Joe. This just might be it. The next base, this is Aura PH with a 2-1 win. What an impressive game. Para sa Aura PH, nabuhayan ang bootcamp ng Aura. And kita nyo naman, I feel like that is just the epitome of a comeback from a very bad game 1. Imagine mo yun, na-tilt ka, pero nakabawi ka. This winning moment is brought to you by Master. Hindi sila na GG. Instead, they brought their clay game with Master. Sikreto ng mga gwapo. And going back to that, Rockheart, very good series coming in from Aura PH after losing very terribly in game 1 because of the minions. Nakabawi pa sila. And that is where Aura PH shines. Yung mga moment na ganito, nakita ko na sa kanila to. From way back in season 6, there was a game na natalo sila. 1 week na natalo.